magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga sa iyo. Sa mga nakikinig, nanonood, magandang umaga rin. Alright, naging viral yung balita mula sa inyo na tinukoy ninyo ang 83 billion worth of pork barrel na na-insert sa 2020 National Appropriations Bill. At na-identify nyo rin na ito ay inserted ng mga ng ilang congressmen. Ang hindi lang maliwanag, lahat ba ng congressman ay mayroong inserted na pork barrel, Mr. Senator? Iyon ang inaalam pa namin kasi alam mo, ang background kasi nito, over the weekend, we were informed, ininformahan kami ng aming chair, Senator Angara, na Monday naka-schedule yung signing ng Bagam Report. So sabi ko, hindi pa natin nakikita yung submission ng House kasi kami, of course, nandun na sa Senate version na pinadala namin sa House. Pero yung House version, sabi nila, meron pa silang mga panibagong amyandahan. Hindi naman nakapaloob lamang do sa House version na pinadala sa amin para i-deliberate namin. So, hindi na ituloy ng Monday. So, nung sabi niya, halimbawang Sabado ipadala, pwede ba tayo mag-ratify ng Monday o kaya kung Sunday? Sabi ko, at least mga 24 hours man lang para matingnan natin. So, Monday pinadala yung Bagam report, yung galing sa House. Eh, nung tinignan namin, walang detalye. Nakalagay lang doon, increases, decreases. So sabi ko, anong pipirmahan natin? Hindi natin alam. So nahinto yon. So bandang Tuesday, wala pa rin. Tuesday ng gabi, after ng session namin, may dumating na USB, yung universal serial bus, yung drive, plus drive. So pinadala sa LBRMO, yung aming Legislative Research and Monitoring Office ng Senado. Eh, nakabili na kami doon, binigyan kami ng kopya sa opisina. Ang napansin namin doon, dalawa yung source, dalawa yung files. Isang source file at saka isang list file. Yung source file, yung total noon, 83 billion 219 million pesos. Mm-hmm. Nakalista doon 1,253 projects ng mga PAPs, programs, activities, projects. Mm-hmm. Doon sa list file, ang nakalista 742 na projects, bali 16 billion 345 million pesos. Mm-hmm. Nung inaanalisa namin kasi yung list file, ang format niya doon para sa General Appropriations Bill na eh. Okay. So ang inassume lang namin kasi wala namang preliminary explanation. So ang assumption namin na yung list file, ito yung pinasok sa bicameral report. Panibago. Mm-hmm. Labas ito sa House version at saka sa Senate version. Kasi alam naman natin ang bicameral conference, ito ay nagre-reconcile lamang ng mga disagreeing provisions ng House version at saka ng Senate version. Mm-hmm. Pero ito ipapasok nila, mga bago ito eh. Wala either sa House version, wala rin sa Senate version. So mga bagong amendments ito na hindi natalakay. Mm-hmm. So yun ang una, yun ang questionable. Okay. Worse, walang detalye nga. So nung pinili tayo ipadala detalye, yun, saka napilitan na magpadala ng USB at nang examine namin, ganun nga mga figures na lumabas. Okay. Yung pinadala sa inyong USB, naka-PDF file ho ba at signed? PDF, oo. PDF? Walang pirma. Basta't USB lang. Uh-huh. At mga detalye lamang. Doon nga namin nakita na nung pinagkumpara namin yung source file at saka yung list file, kaya nga, kinonvert pa sa Excel eh, dahil nga naka-PDF. So, ang nangyari, nung kinumpara yung list file doon sa source file, mm-hmm. mga mangilan nilang mga proyekto, mga PAPs na nasa list file, nanggaling doon sa source file. Pero hindi lahat na nasa list file, maikukumpara mo na nanggaling doon sa source file. Mm-hmm. Hanggang ngayon, habang nag-uusap po tayo, Senator, wala tayong idea kung para sa farm to market road ba ito, para sa classroom ba ito, para sa tulay ba ito. Wala tayong ganyan, wala tayong idea. Hinihimay pa namin, pero yung mga nahimay na namin, kasi lalanap, tapos na rin, although sabi ko nga, ang huling pag-asa natin, maipadala namin sa presidente para sakali mabito. Pero nung hinimay namin, ito yung yung talagang questionable. Kasi for example, merong item doon na 50 million pesos, asphalt overlay ng isang buong syudad. So, alam mo, Kasesan, noong bago madeklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung pork barrel, ganito rin yun. Kaya lang doon nakalagay PDAF, may halaga,
Tapos bahala na yung mga senador at mga kongresista na pumili ng proyekto. Mm-hmm. Nakalagay sa kongresista, 70 million total. Bahala na yung kongresing mamili. Mm-hmm. Ngayon, ang tanong, kung merong item dito na katulad ng asphalt overlay Katbalogan City, asphalt overlay North Fairview. Walang specific from point A to point B. Walang ganun, ano? Walang ganun. So, malinaw na parang ganun din ang parang post-enactment identification din ng proyekto. So, walang kinaiba ito doon sa pork barrel na dinikla na ang constitutional. Kasi malaya yung kongresista, yung district representative, na mamili kung ano yung asphalt overlay niya sa buong Katbalogan. Mm-hmm. Dahil nakalamsam yun eh, 50 million pesos at asphalt overlay, Katbalogan City. Okay. So, anong kaibahan noon kasi sa doon sa biniklarang ang constitutional ng Korte Suprema na 70 million saka pa lang i-identify ng kongresista yung mga proyekto na paglalagakan ng 70 million pesos na lamsa. Okay, that makes them a pork barrel by any standard. Talaga malinaw na pork kasi ang lagi sinasabi ng mga congressmen pag ina-argue namin yung definition ng pork. Ang sabi nila, post-enactment identification ng project, yun ang pork. Kasi nakalamsam, 70 million, wala pa nakalistang proyekto. Ito nga, may nakalistang proyekto, pero napaka-vague naman. At hindi mo malaman kung saan. Walang stationing. Yun nga, from what kilometer post reading to what kilometer post reading. So, anong kaibahan nun? Which means, kung ganyan ka-vague yan, nandun pa rin yung discretion kung saan nila ilagay. Pork talaga. Kasi pork talaga. Discretion talaga ito ng, okay. Ng district representative o ng congressman kung saan niya pwedeng ilagay. Na-limit nga lang ng konti sa halip na buong Pilipinas, isang sa buong siyudad, sa isang siyudad o sa isang distrito. Okay. May statement yata ang Palasyo ng Malacañang na wala silang palulusutin na pork kung sa kanilang pagsusuri ay mayroon talagang pork. Ano ho ang reaction niyo ron? Hindi naman ako na-surpresa kasi ginawa na ng presidente nung isang taon yan. Hmm. Kaya nga, dito nga ako humahanga sa ating Pangulo dahil noong sa 2019, dahil noong 2018 nagkaroon ng kontrobersya at nagka-delay-delay nga yung budget. Na-aprobahan na nito noong April na ng 2019. So ito'y naging dahilan kung bakit medyo nag-slow down ang ating ekonomiya. At nagtuturuan, nagsisisihan yung Senado saka yung House. Pero ang talagang naging istorya noon, mas masama noong nakaraang taon. Kasi noong pinadala sa amin yung Bicam Report, nag-ratify kami, nag-ratify yung House. At nung inimprenta na ng House of Representatives yung enrolled bill, napansin namin, kasi pipirma si Senate President Soto, napansin namin doon na maraming items doon na hindi naman kasama sa naratipikahan namin, naihabol pa nila. In other words, after ratification ng Bicam Report, nag-amienda pa rin sila. Nagsingit pa rin ang mga projects worth 75 billion sa aming kwenta. Nung pinagbigyan namin, alam namin sa Pangulo na questionable po ito, Mr. President, sa pamamagitan ng aming Senate President. At ito ang pinipirmahan ko lamang dito, ayon kay Senate President Soto, yun lamang aming naratipikahan, hindi kasama yung 75 billion pesos worth of project na isiningit pa ng mga kongresista post-ratification. So ang ginawa ng Pangulo, hinimahimay pa rin nila sa Malacañang at nakabuo ng 95 billion, 230 million pesos pa yung kanyang binito. Kaya sabi ko nga, yung strong political will ng Pangulong Duterte na i-display doon sa 2019 budget. Tapos saan, yung no other president before him ang nangahas na kumontra ng ganong kalaking halaga sa House of Representatives. The reason being, pwede siya ma-impeach ng House anytime. Numbers lang naman ang pinag-uusapan dyan. That's right. Hmm. Pero talagang iba rin talaga yung political will na dinisplay ng Pangulo. Kaya yun ang inaasahan namin ngayon. Nagagawin niya ulit at may tugon na nga Malacañang dito na hindi nila papalusutin yung sa inaakala rin nila. Of course kami, hindi naman kami pwede mag-impose sa Pangulo kasi discretion niya yan, prerogative niya yan na mag-line item dito sa budget. Kung sakasakaling kahit sinuri ng Malacañang, mayroon pa rin nakalusot isa, dalawa, tatlo na maituturing ninyong pork barrel items, ano ho ang gagawin nun ninyo? Sa susunod na taon, kasi pagka nag-budget deliberation naman kami, binabalikan namin yung current year. Pinapamukha namin at tinatanong namin paano na-implementa. At ganun na nangyayari tuwing taon-taon na ako'y nakipag-debate sa floor o kaya sa committee. Yung mga sa inakala naming nakalusot,
tinatanong namin anong status ng proyekto na ito. Ang karaniwang sagot, hindi, kung hindi man lahat ng sagot ng ahensya, hindi po namin implement kasi hindi namin alam yan. Sapagkat kahit sila. Ibig sabihin ito, siningit talaga ng congressman nang walang pagkukonsulta sa ahensya. Marami yun. Kaya lumalaki, lumulobo yung unused appropriations, especially ng DPWH, kasi nga, hindi dumaan sa kanilang pagsusuri at nandyan na lang sa GAA, pero nakalagak yung pondo doon sa DPWH. Okay. So pag tinatanong namin, ano nangyari sa proyekto na ito, o kaya paano na-implement, kung na-implement naman, hindi tama ang pag-implementa. Halimbawa, meron kaming nakita doon sa 2019 budget na two-lane road, ano? I think sa Sorsogon ito o sa Masbate. Okay. Eh, dalawa yung contractor. Yung panorte na lane, nag-overlap doon sa pa-south naman bound na lane. So sabi ko, kung nag-overlap ito, may savings ito. So kinuwenta namin, may mga civil engineer naman ako sa opisina. Ang sukwenta namin, merong natipid ito dapat na 11,774,000 pesos. Hold on, Mr. Senator. Sapagkat dahilan sa ganyang statement ho ninyo, may naalala ko. Sometime in 2009, mayroong isang proyekto sa isang lugar na kailalang kilala ko, actually sa amin. Mayroong isang item like 16 million from point A to point B. And another item, 16 million from point B to point A. Sabi ko, paano nangyari ito? Siyempre, hindi ko naimbestigahan. Ang inisip ko na lang, baka pareho, kunyari implemented, dalawang liquidation, magkaiba nga lang ang item ng pagkakalagay. Posible kaya nangyaring global ganyan? Global appropriation, oh, yun ang masama nito. Kasi kung hindi ma-check yun, 16 million, na savings yung 16 million, saan napunta? Collected yun. Tulad yung road project na convention ko, saan ko, nasaan napunta yung 11.74 million? Na dapat natipid, isusuli ito sa treasury kasi nag-overlap eh. Oo. Palagi ko something strong, Senator. Hanggang sa DPWH siguro dapat tingnan ho yan. But anyway, kayo lang ho ang narinig dami nagsasalita sa Senado nitong 83 billion na ito. Kayo lang ho ba ang nagsuri nito? Kasi nakakuha ko nung, kumuha talaga ako ng kopya ng USB. Nakabili na ako doon sa aming LBRMO. Na kung may darating na submission yung house, pakipadala sa office ko dahil gusto namin suriin bago ako magpirma ng bicam report kasi member ako ng bicameral conference committee ng Senate panel. Eh sabi ko, ayoko naman magpipirma ako doon nang hindi ko nasusuri yung pipirmahan ko. Nakapirma na ho ba ang mga kasamahan ho ninyo, Senator? Kayo na lang ho bang hindi? Hindi ako nag-attend kasi sinadya ko kasi nga useless eh. Pupunta ka doon, makapal yung pipirmahan at tapurahin ka ng yung mga staff na nakabantay sa'yo, pipirma ka na napakaraming pages, eh hindi wala ka naman time basahin. Kaya nga ang pakiusap ko noon, maski nung nakaraan taon din, bigyan muna kami ng kopya noong final bicam report ng at least 24 hours para masuri man lang namin maski paano. Okay, now two more questions regarding this issue, Senator. Bakit ito patuloy itong mga ganito? Pag-i-insert, mga attempt na i-insert, successful insertion, pwede natin i-sabihin yan, partly successful sabagat nailagay na, lagda na lang ng Pangulo at pirma ng plenary sessions, both houses of Congress. Bakit ito nangyayari pa rin ito? Hindi ba maliwanag ang batas? Napakaliwanag ng batas at maliwanag din man yung Supreme Court ruling. Hindi naman nakalimita yung pagdeklarang unconstitutional ng pork barrel doon sa post-enactment na implementation o kaya identification ng proyekto. Even that, na-violate na rin dito tulad ng naipaliwanag ko kanina. Meron ding portion doon sa Supreme Court ruling kinasabing all informal practices of similar import. No? Ibig sabihin, maski anong informal practice, pareho rin ang suma total at may involved na grave abuse of discretion, ang tawag din doon, pork. Mm. And therefore, sabi ng Supreme Court, unconstitutional din yon. Halimbawa, yung tulong-dunong program o project, no, meron na tayong universal access to quality tertiary education act, di ba? Yung pre-tuition act. Bakit mga kongresista nagpipilit? Ito, pinatanggal ko ito nung nakaraang taon. Ito para sa taon 2019. At nakakita na naman ako para sa 2020, pinatanggal ko ulit. Educational assistance. Sabi ko,
meron na tayong batas, ang CHED na yung nakikialam kung sino yung i-scholar. Pero bakit mga kongresista gusto nilang may sarili siya ng mga scholar at walang panuntunan, sila nakakaalam kung sino yung ililista nila bilang scholar, samantalang sa batas, maliwanag na kasad doon yung mga parameters. Tama. Kasi kailangan hindi lamang mahirap yung estudyante, kung hindi may kakayanan din. Meron niyang ano eh, para may qualifying yan eh. Pero kung ipapaubaya sa mga kongres, at malaking halaga ito, kasi tara, hindi biro-biro, bilyon-bilyon ito. Eh, ang ginawa ko, ipinasok ko lahat yung sa tulong dunong na nakalagak sa mga distrito rin. At PRRD din yun, kasi discretion eh, grave abuse. So sabi ko, ipasok na lang natin sa CHED. Kung ilang bilyon yun eh, I think nasa mga 25 billion din yung pinalipat ko doon sa CHED. Sabi ko, para matingnan ng gusto kung sino yung qualified. Ang nangyari sa taon na ito, para sa 2020, sa deliberasyon, ang pondo nakalagak para sa quality tertiary education, yung tinatawag na subsidy, yung tertiary education subsidy, eh kulang na kulang kasi 1.6 million students ang aplikante. Ang kaya lang ponduhan doon sa base doon sa proposed budget, 412,000. Ano mangyayari doon sa mahigit 1 milyong estudyante? So sabi ko, kasi nga nasa tulong dunong yung iba, eh hindi naman dumadaan sa CHED. Baka naman ano, deliberate senator. Ituro, oo. Baka deliberate naman na tinapyesan yun para maging discretion. Ganun na nga, nangyayari. Kaya tayo, yung nakikita natin, yung budget natin, pagka laki-laki. Pero taon-taon din, maraming unused. No? Ang actually, before, nag-improve pa nga ngayon, sa ilalim ng administration na natin ngayon. Dati, alam mo yung for 10 years, from President Arroyo hanggang papunta kay President Aquino. Noong kinumpute namin, year in, year out, yung average na unused appropriations, meaning hindi niya na-utilize or hindi na-release ng DBM, 480 plus billion pesos, taon-taon. Wow. So bakit pa tayo nagbabudget ng, say, 4.1 trillion kung hindi mo rin gagamitin yung 400 billion na higit? Hindi nagagamit. Kasi nga, hindi ma-implementa kasi hindi alam ng ahensya kung paano implementa kasi hindi nanggaling sa kanila. Ito na nga yung pork barrel. Okay. Senator, para sa kabatiran natin mga nakikinig ngayon, mga taxi drivers na nakikinig sa atin ngayon at mga magsasaka nakikinig sa atin, bakit masama yung pork? Masama ang pork dahil may discretion, masama ang pork dahil may komisyon. Eh, public knowledge naman yan na kasi, sir, kapag mayroong pork barrel na nag-allocate yung isang mambabata, eh talagang standard naman yan, 20%. So halimbawang nailusot itong 16 billion o 10 billion na lamang, alisin mo yung 20% ng 10 billion. Eh di ba katakot-takot na pera ng bayan yun? Alright. Paano natin mababago ang political culture na ito sa Kamara? Paano mababago? Palagay ko dapat baguhin din yung sistema. At ako'y natutuwa, nakausap ko si DBM Secretary Wendell Abisado. Okay. Ang sabi niya, at kasi narinig ko yung kanyang speech sa isang pagpupulong, dahil noong budget deliberation, kinwestiyon ko yung disparity between yung Regional Development Council endorsed PAPs, yung Programs, Activities and Projects, okay, na 75% lamang ng national budget. Mm-hmm. At yung 75%, yun yung agency initiated, meaning hindi na ikonsulta sa mga local government units. Mm-hmm. Yung kasi alam naman natin na nasa local government code, yung Local Development Council, that's right, sila nagbabalangkas ng tinatawag na local development plans. Tama. Sila ang nakakaalam kung ano yung mga priority, mga needs and priorities ng kanilang mga lokalidad. Halimbawa, ako may nakausap na isang mayor, no? This was a few years ago. At kitang-kita ko yun talaga yung disconnect between the national budget doon sa pangangailangan at mga prioridad ng local government unit. Ang sabi ng mayor, kwento niya to, ano to? Talagang aktwal na nangyari. Sabi niya, dalawang termino ko na senador, nagpapalaw pa ako ng concreting ng isang kalsada sa amin. Walang nakikinig tuwing budget season, nakapilit siya sa Kongreso, sa Senado. Hanggang sa pangatlong termino niya, may dumating na contractor at saka DPWH. So tuwan-tuwa siya, tumakbong araw siya, umaga-umaga.
at nagpapasalamat siya. Sabi niya, ito na siguro yung pinapalo-up ko. Ang sabi ng contractor, anong tinanong niya, ito po yung concreting, hindi po widening. Sabi niya, teka mo, wala pong kalsada, anong iwa-widening niyo? Sabi niya, ito yung aming notice of award. Ito yung na-award sa aming proyekto. So gagawin namin ito, wala kami magagawa. Kundi gawin itong widening. Eh nilabasan ng kalsada. Magkabilang may konkreto, wala namang kalsada sa gitna. So doon mo makikita kasi sir, talaga yung disconnect. Kaya dapat, para makorek natin itong sistema, yung kultura na ito, na ang nakakaalam ng kongresista, eh dapat ang congressman naman, members naman sila ng local development council ng mga munisipyo, ng mga syudad, ng probinsya, all the way hanggang RDC. Di ba mas mainam, i-correct natin, itama natin sa batas, yung pagbalangkas ng ating mga development plans, yung network development plans, na yung kongresista makipag-debate doon sa local development council. Pwede bang sa budget process ho ninyo, sa Kamara at sa Senado, mayroong hahanapin kayo, isa sa mga checklist na hahanapin ninyo, certified na duman ito sa Regional Development Council? Yun ang mangyayari sa 2021. Wow. Kasi yun ang pinagdiinan ni Secretary Abisado sa speech na narinig ko. Okay. Ang sabi niya, hindi niya ipapasok sa budget call, hindi niya ipapasok sa National Expenditure Program kung walang endorsement ng RDC. Sabi ko kay Secretary, maraming salamat. Yan ang matagal na natin dapat ginawa. At kayo lamang yung unang-unang sekretaryo ng DBM na magpapa-implement yan. Kasi kung 25% lamang ini-endorse ng RDC kontra sa 75% ang ini-endorse ng mga national agencies, talagang yung disconnect, lalawak na lalawak. Ang masama pa kasi, sir, yung agency-initiated na projects, actually, contractor-driven yun. Supply-driven, oo. Ang submit kontratista. Oo. Yung mga kongresista, hindi naman sila nakikipagpulong sa local development council. So, ang basihan ng kanilang mga proyekto na ipinapasok sa kanilang four-barrel, nanggaling sa contractor. So, posibleng ang 75% ng national budget natin ay driven na mga contractor at sila ang bumalangkas. Ito, actual na example ulit ka, Cesar. Seatmate ko kasi si Senator Coco. Noong nagkukwentuhan kami, before the session, bago during suspension ng session namin sa Senado, nagkakwentuhan kami. Sabi niya, yung kinu-question mo ba, Senator Ping? Ito yung sabi ko, yun nga, yung sa tungkol sa pork kasi nagiging contractor na lang nasusunod. Sabi niya, alam mo, totoo yan kasi noong isang linggo, sabi niya, merong siyang bisita na nangihingi ng proyekto. Kasi nga, budget season eh. So, inaakala niya, local government official, governor, o kaya mayor, o barangay. So, pinapasok niya, nagulat siya, yung pumasok sa opisina contractor. Niya, contractor. Sabi niya, teka muna, bakit contractor yung nakikiusap yung proyekto? Kaya, nakakalungkot isipin na ganyan ang nangyayari sa bayan natin all through these years. Eh, nung unang budget year ni dating Pangulong Arroyo, Ang unang natikman na nakita na 2001 yun eh, yung unang taong kong senador. Ang budget lang noon, national budget, 800 billion pesos. 800 billion. Susunod na taon, pumalo na ng 1 trilyon, 1.1 I think. Hanggang sa naging 1.5, 2.1, 2.7, 3.1, 3.7. Ngayon pumapalo na tayo ng 4.1. 4.6 na nga sa 2021. Ang tanong, kung gagala ba tayo sa buong Pilipinas, nakikita ba natin yung katumbas ng itinaas ng ating budget taon-taon? Kasabay ng pag-akyat ng ating national budget, ganun din pag-akyat ng ating national debt. Ang national debt natin ngayon, 7.9 trillion pesos. So, kung i-convert natin ito sa isang pangkaraniwang Pilipino, pati yung pinanganak kaninang umaga, bawat isa sa atin, kung ang bilang natin niya 110 million Pilipinos, may utang tayong lahat na 73,000 pesos at least each. Anong kinalaman ng sanggol kaninang, na pinanganak kanina umaga na may utang siyang 73,000 pesos? Ngayon, sabihin natin, okay, meron naman tayo Skyway, meron tayong SCTEX, meron tayong TPLEX, meron tayong NLEX, meron tayong SLEX. Ang tanong, nagbabayad naman tayo ng tollgate, hindi naman gobyerno nagpagawa niyan. That's right. Nagpagawa niyan privado. Tama. So saan napunta ngayon yung mga incremental increase, exponential, if you will, ano?
na-increase ng budget, parang hindi natin nakikita yung para mag-compensate o maging commensurate doon si tanas ng budget. Ang utang natin, taas din ang taas. Mm-hmm. Sana man lang makita natin na multi-layer na yung o multi-level na yung mga highways natin. Wala sana tayong traffic sa EDSA. Mm-hmm. Senator, balikan ko yung 25% lang sa national budget natin ang dumaan sa proseso ng local development councils from city municipality to provincial to regional development councils. Is it safe to assume na yung budget pala natin ng mga nakaraang taon, more or less 50%, at least 50% ay ang bumalangkas ay ang mga contractor? Pwede nating i-assume yun, pero wala tayong empirical data doon. Ma-assume lang natin. Mm. Dahil kung ganun nga nangyari, at ngayon, medyo tumaas pa nga, 25%. Dati, kung susuriin natin, wala pang 20%. Anong gagaling sa mga local development council? Yun din ang dahilan kasi. Kaya, sapin-sapin na yung ating mga problema. Bakit napaka-traffic sa Metro Manila? Bakit maraming squatter sa Metro Manila? Bakit ang concentration ng populasyon nasa Metro Manila? Dahil walang development sa mga kanayunan. Pero kung babalik na rin natin, 75% yung development plans na inadapt ng national sa national budget nang galing sa local, I don't think magkakaroon tayo ng problema sa sa basura, sa traffic, pati sa squatter, sa Metro Manila. Kasi kung may development sa kanilang lugar, hindi sila luluwas dito. Okay. Alright. Senator, kung okay po sa inyo, magko-commercial break kami. At pagkatapos ng commercial break, mayroon kami isang tanong. Kung ako ay taga-gobyerno at gusto kong mag-implement ng programa, pwede bang gumawa ako ng foundation at ilagay ko yung pera ko sa foundation, pero ang miyembro ng foundation ay ako din at ako rin ang mag-i-implement? Mamaya ho yan, itatanong ko namin sa ating pagbabalik. Standby Senator Ping Lacson, ang oras natin, 33 minutes makalipas ang alas 7 na umaga. New best kanina, sa Dorito ay hindi lang ang national government agencies at mga non-governmental organizations, pati na ang taong bayan. Pero kasama na dito ang mga GOCCs and GFIs at iba't ibang local government units. Kung ako ay opisyal ng gobyerno at mayroong project, posibleng mandato sa akin, o kung kinuha ko ang mandato, o nagkaroon lang ako ng pag-iisip na magkaroon ng isang project, imbes na ako ang mag-implement as a national government or local government or GOCC or GFI, imbes na ako ang mag-implement nito, mag-create ako ng foundation, ilalagay ko yung pera doon sa foundation na yon, at yung foundation na yon, ako rin ang chairman o member ako ng foundation na yon, at yung foundation na yon ay mag-i-implement. As a matter of principle, as a matter of law, pwede ho ba yun? May natanong na ako mga abogado dyan kasi hindi naman ako abogado. Hindi talaga raw po pwede. Kaya lang ginagawa, kaya lang yung mga gumawa, either na-convict na o kaya na may pending cases pa. Kung ma-recall natin, di ba, yung dati si Governor Grace Padaka na naging COMELEC Commissioner din, kabababala ng hatol sa kanya, ganyan ang naging problema. Kasi yung provincial funds ng governor pa siya, nailipat sa isang private foundation. So yun ang naging dakaydailanan kung bakit siya nasampahan ng kaso sa Ombudsman at siya'y na-convict ng Sandigan Bayan. Ngayon, kung maalala rin natin yung kaso ni Napoles, maraming ganyang ginawa na yung mga pork barrel ng mga senador, kongresista, inilagay doon sa isang private foundation, mga NGOs o kay private foundation, para mag-implementa ng mga proyekto. Hindi pinayagan yon ng Korte Suprema. At yun nga nagbigay daan kung bakit altogether dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung pork barrel. Ito yung nag-trigger ng public outrage noong 2013, 2014, hanggang ngayon, may mga pending cases pa. Mukhang short memory ang ating mga kababayan. Marami sa ating mga kababayan at mga government official ay maikli ang pantanda. Sa kaso ng Southeast Asian Games, Senator, yung bang Grace Padaka ay applicable? Hindi natin alam kasi yung detalye, hindi natin alam. Siyempre, magdidepende sa mga circumstances. Hmm. Unang-una, kaya lang naman talaga nagagalit ang publiko kung merong misuse. Hindi pa naman natin na ipuprove na merong misuse ng funds. Pero the mere fact na nag-transfer ng pondo from a government agency, in this case, yung minabanggit mo na sa Philippine Sports Commission, kasi yung Philippine Sports Commission is a government agency na nilagakan ng pondo sa pamamagitan ng General Professions Act. At ang pagkaalam nga natin, naglipat yung PSC doon sa tinatawag na PSGOC na siyang naging overall coordinator dito sa SEA Games ng 2019.
So merong halagang nalipat mula sa isang government entity papunta siya sa isang private foundation. Nagkaroon ng question dito nung nagba-budget deliberation kami, ang nag-interpellate noon si Senator Drilon. Okay. At nagkaroon na ng usapan dyan. Sinet aside namin yun kasi nga papalapit na yung SEA Games. Ayaw naming maapektuhan yung moral ng ating mga atleta o kaya madistract yung kanilang focus doon sa kanilang paglaro. So ngayon tapos na yung SEA Games at successful naman dahil napakaraming medalyang ginto, silver, bronze ang nakuha ng ating mga atleta. Congratulations for the honors. Pero sa tingin ko, hindi natin dapat ihalo kung ano man yung naging achievement ng ating mga atleta dito sa kung ano man yung posibleng naging violation ng batas doon sa paglagak o pag-transfer ng pondo mula sa isang government agency papunta sa isang private foundation. Kasi wala namang kinalaman yung PISCO sa tingin ko doon sa preparasyon ng mga atleta kasi taon yun eh bago sila yung pagprepara nila bago sila nakakuha ng nasanay para magkaroon ng medalya. Eh, hindi pa naman naka-organize yung PISCO noon. That's right. So mali na i-credit natin yung hindi ko masasabing meron nag-grab ng credit ng mga atleta papunta sa PISCO. Pero para lang malinaw yes. na separate yung issue ng karangalan binigay ng mga atleta kaysa doon sa issue nang kung meron nangyaring misuse o yung the act itself of transferring government funds papunta sa isang pribadong foundation. That's right. Sapagkat yung funding, yung training support, yung management, yung maintenance, yung coordination, yung nagtrabaho nito ay Philippine Sports Commission at related government agencies. In other words, taon ito. Yung nag-implement ng Southeast Asian Games ay newly created, ano? Entity. So, anyway, maliwanag ho yan. But, Senator, kung isasummarize ho natin at kung itutuloy ng Senado ang inyong pagdinig tungkol dito, ano ang defined issues na ilalatag ho ninyo sa publiko at sa mga kinauukulan? Kung kinakailang i-review yung Government Procurement Act para magkaroon ng konting kaluwagan yung sa paglilipat ng pera mula sa Government Appropriations Act do sa inaprobahan ng GAA papunta sa isang private foundation kung maganda yung hangarin, maganda resulta, pwede natin gawin yon. So pwede magkaroon ng inquiry in aid of legislation yung Senado kung kung mayroong resolution o mayroong privilege speech patungkol dito na marirefer sa isang committee. At yun, tama yung sinabi ni Senate President Soto na call na ng chairman ng committee kung magtatawag siya ng pagdinig tungkol dyan. Okay, last point. Dapat bang may batas na ipagbabawal kung wala pang batas, kung wala pang jurisprudence, na ipagbabawal sa isang government official na involved sa budgeting and at the same time involved sa isang foundation or a private entity na mag-i-implement ng project na originally funded through that government agency? I think meron. Saklaw ito ng yung ethical standards ng ng public officials RA Code of Ethics 6713 yung sa anti-graft law dalawa yan eh yung ethical standards doon kasi merong potential conflict of interest so pwedeng doon pumasok yan. Okay. Kaya merong batas pero baka mahina yung batas kailangan i-review at para palakasin pa. Okay, tuloy ang investigation, Senator? I think so kasi nabanggit ni Senator Drilon kasi napitin nga yung kanyang interpellation dahil nga, di ba, medyo nabakbakan din siya dahil nga siya yung naglabas noong cold run na hindi naman niya sinasabi na overpriced. Ang sinasabi lang niya, dalawang events lang pala yung daan doon sa Clark. Di ba, yung track and field, tapos yung mga aquatic sports. Eh, bakit gumastos ng ganong kalaki? Nandun pa lang siya, pero nalunod na siya ng mga batigo. Pero ang sabi naman niya, palipasin na natin yung SEA Games para hindi tayo maka-disrupt. At pagkatapos, itutuloy din yung investigation. Kaya, call na lang kasi kung marirefer ito sa Blue Ribbon Committee, call na ni Senator Gordon kung tatawag siya ng pagdinig dito. Okay. Senator Ping, maraming salamat sa mga impormasyon at paliwanag na ipinagkalubhon ninyo sa ating palatuntunan sa umaging ito. Maraming salamat.